Okay. Naging maalwan ba buhay mo ngayon kumpara nung nakaraang administrasyon? Ngayon, lumuko. Bakit niya nasabi, sir? Eh, ngayon, puro talita, wala sa gawa. Nagsusumikap na lang, kami mga driver. Sa parte naman ng seguridad, ano po sa tingin nyo nung panahon ni Duterte o panahon ni Marcos? Ah, Duterte ako. Bakit, sir? Duterte, pag nagsalita, may salita. Opo. Marcos, salita, wala gawa. Pabor po ba kayo na makipaggera ang Pilipinas sa China? Paso, siguro sa tema lang, yung mga mahihirap. Opo. Yung mga mayayaman, isang lipad lang yan, nasa ibang bansa na sila. Yung mga mahirap, may pagtikmahan, may pagpatayan, pero wala pa rin. Okay. Mga mayayaman lang sila, dita sila. Oh, sir. Mahirap, wala talaga. Yan na pong gusto niyo iparating sa ating Pangulo? Huwag lang puro salita, gawin mo sa gawa. Saka, kung parte ka na mahirap, sumabay ka sa mahirap, hindi yung pahinggan mo yung mga mayayaman. Dahil na kami mga mahirap at nagpanalo sa'yo. Sir, parte kayo ng 31 million po? Bumoto po kayo sa kanya? Opo. Dahil sa mga, kahit aminin ko po sa inyo, nag-aalangan ako dun, pero sabi ng asawa ko eh, kasama niya si Sara Duterte. Okay po. Ay kuya, ano masasabi mo sa presyo ng bilihin ngayon? Siyempre, ano, hindi makatarungan kasi mahal na lang ng tatlong beses ng ulit. Ah, ganun. Salamat sa asukal. Okay. Magkano asukal? Times 3 nung dati kung namimili pa ako sa palengke. Mm-hmm. Kasi last time, mga nasa 28 lang yun, saka hanggang 29. Ngayon? Simula nung nagtaso ng 100, no? Kaya sabihin natin, 98, 95. Mm-hmm. Alos tatlong ulit, di ba? Mm-hmm. So lahat po ng bilhin, naapektuhan talaga. Mm-hmm. So kahit na yung mga kung ikaw dati sumisweldo ka ng ganitong halaga, na-cut down na yung ano yung cost mo ng nang increase yung cost mo ng ano nahati na yung ano ng times 3. So kung dati yung juice lang nabibili mo ng 8, ngayon 24 na, di ba, times 3 lahat. Oo, lahat times 3. Sana nga rin mag times 3 din yung task ng ano ng sahod. Ng sahod. Sa pamantayan ng ano kung sa skill set ng mga tao, umunlad tayo, pero yung ating pamumuhay hindi. Oh. Kumbaga yung kaalaman, yung kahusayan, yun. Sa kaalaman, maraming bagay, doon tayo mayaman. Hmm. Pero paano natin makakaragaan lalo na doon na sa challenge eh. Kumbaga, kahit sabihin natin, hindi sapat yung ating yung bubuhay sa atin, mm-hmm. pero nagko-cope up na lang tayo. Okay. So kaya siguro yung kalinangan natin sa mga pag-uusay natin sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Eh, para tayong alabawa, yung alaman, tinanim mo na dito sa may lupa na sa ganas, mm-hmm. tinanim mo sa disyerto, parang ganun. Parang ganun. yung kalinangan, oo, mahusay tayo. Pero yung pagdating sa pamumuhay, hindi. So, naniniwala ka na ang Pilipino mahirap pa rin? Mahirap sa in a sense sa kung sa pera, oo, sa pamumuhay, oo. Pero sa kalinangan, sa skills, mayaman. Hindi po. Nag-improve pa rin naman tayo eh. Kasi kahit sa kabila lang sabihin natin, hindi sapat yung kinakain natin araw-araw para i-supplement yung ating kalusugan uh-oh. Para sa ano, kaso nga lang din. Na syempre, maapektuhan din yung lifespan natin nun. Mm-hmm. Kung nag-exert ka ng extra effort sa pagtatrabaho mo, na hindi naman sapat yung sustansya at nutrients na kinakain mo, natural, maaga ka rin mamamaya pa sa mundo. Ako naman kasi, prinsipyo ko sa buhay, kahit alam mo ba, hindi naman gera, prinsipyo na lang ng pakikipag-away o kaya sabihin natin kung mayroon kang kasalungat na tao, kung makakaiwas tayo, makakaiwas tayo. Kasi mas maraming mawawala sa atin. Kung baga sabihin natin, kung bawa katulad niyan, kung sumaglabang gera, eh hindi naman na tayo nabubuhay sa ano eh tabak at sa kutsilyo eh. Marami na tayong advanced na weapon eh. Paano kung yung kalaban mo mas ma-advance yung weapon nila, di na to rabdurog ka. So sa tingin mo talo tayo? Malamang oo. Kahit sabihin natin may kakampi tayo, eh hindi naman sila dito eh. Nasa sila sa ibang bansa eh. Pwede rin naman kasing maging sacrificial lang tayo. Importante na lang naman din kasi sa gera kung sino man nanalo sa huli. So sabihin natin may kakampi nga tayo, oo. May kakampi nga tayo. Eh paano kung ikaw yung napili nila na maging sakripisyo? Okay. Diba? Okay. So ang ending pa rin nun, sila pa rin panalo, pero hindi naman ikaw ang panalo, ikaw pa rin talo. Kahit sino naman yan eh, pagdating sa gera, walang panalo, walang talo dyan. Kumbaga lahat talo.
Kasi kahit nga sabihin natin yung mananakop sa atin, yung ato katulad ng China, matatalo din sila kasi una, yung kanilang ano, yung kanilang image eh nagiging ano sila, nagiging agresibo sila. So magkakaroon sila maraming kalaban kahit sabihin natin maraming sa ano, sa ending lahat niyan, pag lahat ng tao o lahat ng bagay sa mundo nagkaroon ng pagkakasalungat, talagang lahat matatalo diyan. Kasi ang una ipupuhunan mo yung buhay niyo. Oo. Tapos pangalawa yung kung saan kayong bansa nabibilang. Sa lipunan kayo nabibilang. Yun, nasasakripisyo lahat yun. Lahat. Ano yun, mabalik tayo sa ulit. Mag-reset tayo. Parang